Ito guys yung gagawin natin. Sobrang dumi at sobrang kalat. Tapos ang liit ng table. Isang tao lang ang kasya. Siyempre, update natin yan at magiging ganito siya. Yan. Wow! Una kong ginawa is nagsukat ako ng kahoy. Gumamit lang ako ng plywood kasi mas mura to kaysa sa plywood. Pero siyempre, mas matibay pa rin ang plywood. Ano yan? Yan ang 61. Ito, 61 to. Saka kumuha na ako dyan. Dito? Ah, 61 yan. Oo. Yung tripod. Di ba malaki? Yung lapad mong ganun. Ang laki nyo. 76 yung... Ang ganun, pagitan? Oo, ganun. Ay, buo yan? Hindi. Yung, di ba yung lamesang ginawa natin sa bahay? 76, 46 sa pader. Tapos itong gagawin ko, dudugtong ko lang, 61 as 50. Nagaling mo lang siya diretso. Huwag ka dyan, dito sa kabila. Hindi ka makapaglagari dyan. Basta palagi nasa gilid ka lang. Mga aming upoy lalayo yan. Palagi ka naka nasa gilid. Isin mo na lang muna siya. Para makinis. Itas mo ano, yung sa ilalim niya para makapasok ka. Yung sa ilalim niya ano. Yes. It was so much fun. So much fun? Oh, wala kang kasama. Hindi pa ako. So much fun? Where? Doon. Makikita sa doon. In the playground? Yes, Daddy. Why are you gonna follow me too? Because okay, it's your turn, Daddy. My turn? We're not eating trouble. Man, apple. Oy! Mama, masira. Nalaglag mo na. Say hi. Ha! Wala na rin pala eh. Tumabingi. Ito yung part na ginigiba ko na yung shelves. Sabi nga nila, in order to create, you need to destroy. Nuts! Nahirapan ako magpintura kasi gumagalaw yung upuan. Baka kasi mahulog ako sa'yo. Ayan yung support guys. Alright guys, so kung napapansin nyo, sobrang wala nang laman dito banda. Natanggal ko na lahat ng clutter, medyo malinis na siya. Kaso puro puti na lang, sobrang plain. Ang unang plano ko dyan is lalagyan ko ng cabinet dito. Ayan dyan. Lalagay ko ng malaking cabinet dyan para dyan yung taguan ng mga gamit. And nagawa ko na ng cabinet yan. Ayan yung cabinet oh. Ayan yung cabinet guys. Naging patungan na lang siya kasi parang na-realize ko na parang sobrang laking cabinet nito. So, ang ginawa ko na lang is gumawa ko ng floating shelf. Ayan. Ayan, ganyan ko na lang siya. So, ito yung brace niya. Nag-DIY na lang ako. Ayan. Kita niyo ba guys? Stig no. Ito yung brace guys, di nyo na kailangan pinturahan or pagandahin dahil nakatago naman siya. Actually, kalakal na kahoy nga lang yan, mga kalat-kalat dun sa bahay namin. Medyo masigay pang pagpasok pero tama yan, okay na okay yan guys. What? What the fuck? Yan, guys, nakabit ko na yung floating shelves natin, di ba? Ang ganda tignan kapag concealed yung ano niya. Kasi ang una kong plano is L. Kaso ang pangit tignan pag may L, di ba? So, ganda nung concealed na
shelf. Linis, tignan. Parang nakalutang lang siya. Ayan, oh, floating shelves nga, diba? And kung gusto niyo magbigay ako ng tutorial kung paano gawin to, comment down lang below. And like nyo na rin tong video para gawin ko ng video yung kung paano ko to ginawa tong floating shelf na to. Ah, so, oh, diba? Hindi halata. Oh. Tapos dito ako nalalagay yung modem. Tapos kung ano-anong tambak pa. Matibay ba? Matibay, oh. Alright guys, so ito na yung resulta ng ginawa natin. Ito na siya guys. So kung dati isang monitor lang kasya, tapos yung keyboard. Ngayon, kasya niya yung system unit, yung laptop ni Shannon, yung external monitor, tsaka yung laptop ko. Pero ang nakatulong sa space naman is itong stand na to, itong laptop stand na to. Ayan guys. Sobrang laking tulong nito sa akin kasi, di ba, pag laptop umiinit. Pero pag may ganito, okay din yung ventilation niya. And ang isa pa sa mga okay dyan is kontrolado mo yung viewing angle niya. Parang gumanda nga rin yung posture ko kapag inaayos ko ito. Dati kasi nakaganyan lang siya. So, ang pangit. Parang ang hirap niya i-adjust sa gusto ko na angle. Pero ngayon, okay na siya. And kung gusto niyo bumili nito, kung interested kayo sa product na to, lagay ko na lang yung link sa description below. Ayun yung pinakamurang nakita ko, tsaka pinaka-okay. Okay na okay to para sa mga naka-work from home or online class. And, ito din guys, itong shelf. Ito, ayan. Dito ko na nilagay yung modem. Siyempre, yung AirPods, yan din. Ayun, bill ng kuryente. Tapos naglagay na din ako ng itong picture, nilagay ko na dito. Ayan guys. Madami pa akong gustong gawin dito guys. Kasi kita niyo naman, plain na plain lang siya. Marami pa akong gustong gawin dyan. May idadagdag pa ako. Pero sa ngayon, so far, satisfied naman ako sa result. Eh, ang goal ko lang naman is magkasya kaming dalawa ni Shannon dito tsaka maangat ko yung system unit. Ay, katawa pala. Kaya nilakihan ko tong table para maangat ko yung system unit. Dati kasi, nasa baba lang yung system unit. So, mabilis alikob. Poken. Masira. So, yun. Mabilis maalikobuan yung system unit ko nasa ilalim. Kaya inangat ko lang din. So, ayan. Okay naman siya eh. Ayan. 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 Okay naman. Guys, ayan. No? Ayan. Tapos isang upuan lang. Shani, nakatayo na lang din yun. Ayan guys, okay na yan. Ayos ba guys? Papagandahin ko pa to. Papagandahin ko ba? And i-videoan ko pa rin. Sorry, may sinasabi si Sky. Sleep na nga daw. Bigay mo na nga yung dede. Daddy duties. What did you say? No. What is this? Dede na ikaw. Ay! Say hi to the vlog, Kian. Say hi daw, say hi. Hi to the camera. Good night. Alright guys, bago ko tapusin yung video, gusto ko lang sabihin sa inyo na kung may mga bagay kayo na gusto nyong gawin, gawin nyo lang ng gawin. Madami kasi sa inyo dyan is takot gawin yung mga bagay na gusto nila dahil nahihiya sila or takot silang bahusgahan ng ibang tao. Kahit anong gawin mo, meron at meron silang masasabi sa'yo. Kaya ikaw, mag-focus ka lang sa mga bagay na gusto mong gawin as long na masaya ka at wala kang tinatapakan na ibang tao, gawin mo lang ng gawin yung mga bagay na gusto mo. Kung gusto mo kumanta kahit pangit yung boses mo, kumanta ka pa rin. Kung gusto mo mag-drawing kahit pangit ka mag-paint, mag-paint ka pa rin. Ang importante naman diba is na-enjoy mo yung proseso nito. Ang importante is nag-e-enjoy ka, masaya ka habang ginagawa yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. At hindi importante kung pangit yung kakalabasan, kung hindi ka magaling doon. Hindi importante yung basta mag-enjoy ka sa mga ginagawa mo. So kung hindi ka makagalaw dahil takot ka musgahan ng ibang tao or nahihiya ka or kung ano pa mang rason yung mga naiisip mo, etong video na yung go signal para gawin mo yung mga bagay na gusto mo. Para sundin mo lahat ng mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Gawin mo lang ng gawin. So yun guys, dito ko natatapusin yung video and thank you for watching and I hope na nag-enjoy kayo. So please like and subscribe para updated kayo sa mga latest videos namin and thank you for watching and see you on our next video. Peace out. Thank you guys. Thank you guys. Thank you for watching. Thank you for watching. Please subscribe. Please subscribe. See you on our next video. See you next video.